Dirty Ravenna, ang Pinoy sa Koragi sa Japan, mga brad. Kamusta mga brad? Anong ganap? Si Dirty Ravenna ang kauna-unang Pilipino na nagpakitang gilas sa bilig ng Japan. Siyempre, pag sinabi mong mga Pilipino, yan ay masayahin, masigla, at siyempre friendly yan. At higit sa lahat, magaling yang kausap mga brad. At siyempre, mahilig yan sa mga moments. At ang higit sa lahat, pogi yan sa camera mga brad. At bago nga natin ituloy ang chismisan ay este ang pag-uusap patungkol kay 30, ay gusto ko muna magpasalamat sa mga sumusuporta at susuporta pa sa channel na to. At siyempre, sa mga nagbibigay ng kanilang mga komento. Pinakita ni Dirty Ravenna sa Japan ang kanyang pagiging athletic katulad ng dunk na yan mga brad. Galing sa Peki yung play na yun, tapos strong to the basket na si Dirty Ravenna, maghahalong speed, footwork at mental ang ginamit niya dyan. Kasi kung nagkasabay sila ng talon dyan, butata siya dyan, dalawang malalaki yun mga brad eh. Ito pa ang isang play na nagpapakita ng pagiging athletic ni Dirty Ravenna. Tignan nyo mga brad. Sinabayan niya yan mga brad. Ganyan ang Pinoy, walang takot, malakas ang loob mga brad. Itong play na to, very Pinoy yan eh. Ginagawa ko din yan mga brad eh. Marunong din kumato sa ilalim si Terdy mga brad. Ayan o, libreng libre, top board pa ni. Siyempre kailangan takbong pogi. Ito, inulit niya na naman mga brad. Ito naman yung moves na kung saan magaling talaga si Terdy dito. Yan, Euro step, sabay tira. Dahil nga athletic, itong si Dirty Ravenna ay talagang kumakagat sa kanya yung mga player pag pinipeki niya na ng ganun, yung Euro step na ginawa niya kanina mga brad. Effective talaga yon pag siya yung gumagawa mga brad. Isa yon sa kanya mga skill na talaga namang magagamit niya lagi at dapat paghusayin niya pa yon mga brad. Para sa akin, Idol Ravenna, no, dapat pag-aralan din ni Idol yung teardrop na tinatawag kasi effective yun sa mga point guard pagka nakalusot sila dun sa depende nila sa taas. Imbis na isalaksak nila pag may malaking defender, iti teardrop na lang, madali lang yun mga brad. Tulad ng play na to mga brad, from 3 point, ayan, nakakuha siya ng fake, nakapasok siya. Kung tineardrop niya yun, hindi na yung makakasabay yung big man na yun eh. Muntik pa siyang masapal dun mga brad. Sobrang laki pa ng potential ni Dirty Ravenna mga brad. Imagine ninyo na lang kung mamasterin niya rin yung pull up jumper dito sa mid range area mga brad. Yun din ang pinakamalagang tutunan ni Dirty. Dapat hindi lang puro sa laksak yung aim niya, meron din siyang dapat na strong pull up jumper dito sa mga mid range mga brad. Kasi sobrang hirap niya nabantayan pag meron na siyang shooting na ganong katindi mga brad. Sa play na to mga brad, makikita natin kung gaano kabangis yung is Euro step nga nito ni Dirty Ravenna. Nakita nyo yung brad, dalawa nilusutan niya sa gitna, tapos one-handed na yun. Panis sila dun mga brad sa may takbang pogi. At ito pang maganda kay Dirty, magaling yung tumiming ng cut. Ayan mo, napakaganda, wala na gawa, iwan sa kanya mga brad. Tapos hindi pa buakaw, di ba may tiwala sa kampi. Bang! Hindi pa nga lang ganun ka-elite si Dirty pagdating sa ball handling. At ito yung sinasabi kong teardrop. Yan, dapat ganyan yung pinakapalakas ni Dirty lalo dahil mahirap siyang bantayan pag mayroon siyang skills na ganun. At pagpagod na siya magsakuragin, nagmimitsui din yan minsan. 3-point panis. Ito naman yung tinatawag sa Pilipinas na dukot move. Tignan nyo mga brad. Okay, pinalusot, tapos dinukot sa kabila. Ganun yung dukot po sa Pilipinas mga brad. Masipag pa kumuha ng rebound. At ang maganda dyan mga brad, magaling kumuha ng mga nakaw pa sa ilalim. Nakita niyo yun mga brad. At magaling din yan magpasabit sa third day mga brad, tulad ng play na to. Napatuloy niya kain, plus foul and one. Tapos yung isa namang play na to mga brad, ayan o, magaling din niya numakaw ng mga steal, sabay layup, panis nga dyan boy. At sa tingin ko mga brad, ito yung pinakamandang assist na ginawa ni Dirty. Ayun o, napakalahin o, pero nabigay niya na maayos sa kanilang scorer dun sa labas sa mga brad. Good moves yun. Para sa opinion ko mga brad, no, hindi ko alam ang magiging opinion din.
Pero para sa akin, ang naging career niya na isang season ni Terry Ravena sa Japan ay naging successful yan, mga brad. Una dyan, napakita natin mga Pilipino o ni Terry Ravena na malaki yung nagiging impact niya. Tulad nga sa mga nakikita natin sa social media, talagang lumakas or nag-boom yung bilig kasi nga maraming sumabaybay na mga Pilipino na sumusuporta kay Terry Ravena, mga brad. At kung usapang namang performance at skill, talaga naman nagpakita ng magandang skill din talaga si Terry Ravena. At kung sasabihin nyo na hindi ganun karami yung mga naiambag niya, natural talaga yun sa mga debut ng isang player, mga brad. Siyempre, unang professional game niya yan, mga brad, or season. Talagang marami pa siyang kailangang i-improve dyan. Pero nakikita na natin yung quality, yung stamina niya, yung pagiging flexible niya, yung mind niya doon sa game, at syempre yung pagiging athletic ni Terry Ravena. Tingin ko kailangan niya lang improve din yung consistency ng mga shooting niya, lalo sa 3 point area. Kailangan niya ring aralin yung maging elite siya sa mid range jumper. At syempre yun nga yung sinasabi ko kanina at sinasuggest ko kay Idol Ravena, yung teardrop, mga brad, kasi magandang weapon din yun sa mga guard or point guard na katulad ni Terry Ravena, mga brad. Kayo, mga brad, kung ano yung opinion nyo, comment down below lang, mga brad. At syempre, para sa ating panapos, hindi natin syempre pwedeng kalimutan yung pinakamalupit na dunk na saksihan natin kay Terry Ravena na ginawa niya dito nga sa bilig. At kung hindi ka pa nga napag-subscribe, ay hit mo na yung subscribe button at click mo yung bell button para lagi kang updated sa mga ganap ng channel na to, mga brad. Salamat. Ito, panoorin natin yung dunk niya. Yung dunk na to, mga brad, inaalala ko dito yung moment na unang nakadakdak si Sakuragi doon sa pinapanood natin, mga bata tayo. Replay pa natin ng isa, mga brad.